Sakto si Mister habang kasiping nito ang asawa ng kanyang pinsan. Ha? Nagbabalik si Benji Durango. Galing pa ng Bicol si Edin Balsita pero agad siya nagtuloy sa presinto 5 ng Fairview, Quezon City upang ireklamo ang kanyang asawang si Chris Balsita, 37 anyos. Dahil iniuuwi umano nito sa mismong bahay nila ang asawa ng kanyang pinsan na si Jonah at ginawa nitong kalaguyo. Dahil dito, dagli ang umaksyon ng mga pulis at naaktuhan pa nilang magkasiping sa mismong bahay ang magkarelasyon. Napilayan pa ang babae nang tumalon nito sa bintana para makatakas sa mga pulis. Pero sa huli, sa police station din naganap ang kanilang face-to-face. Mamaya na, pera! Mamaya na! Mamaya na! Kansado ba? Ano kayo? 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 Katwiran ng asawang babae, mas nanaisin niya raw na walang ama ang kanilang limang maliliit na anak kesa makita naman ng mga ito ang kalokohan ng kanyang asawa. Pero depensa ng lalaki, hindi siya nagkukulang sa kanyang ibinibigay na sustento sa pamilya. Ganti raw niya ito sa naunang panlalaki ng kanyang asawa noon. Aminado naman dito ang babae. Matagal na yun, nung panahon pa yun, sir. Isa pa lang ang anak namin, oo. Pero tinanggap niya pa rin ako, sinundo niya ako sa lalaki. Ayon sa mga police concubinage, ang posibleng ikaso sa dalawa kung itutuloy ang demanda. Pero kung may puwang paraw ang pag-aayos, mas mabuting magpatawaran na lang sila. Tutal naman daw, pareho naman pala silang minsang nadarang sa apoy. Benji Durango, sa Pool, sa News 5. Ay, hindi nang pwedeng gawing palusutunan ng lalaki na sapat naman yung ibinibigay ng sustento dahil hindi naman ho tama yun. Oh. Mukhang mali naman yata yung basta sapat yung sustento. Mariosip. Eh, asawa mo yan. Hindi naman ganun na pag asawa ka tapos kukuha ka ng iba ay masama yun. Oras po natin, 6:19. Parami na parami na mga insidente ng cyber crimes dito sa ating bansa. Kaya naman payo ng ilang eksperto, iba yung pag-iingat para sa ating mga kababayan, lalo na kung gagamit ng internet para sa mga pang-pinansyal na transaksyon. May report si Michelle Orosa. Kada 2 taon, doble ang inilalaki ng bilang ng mga internet users sa bansa base sa report ng AC Nielsen. Pero habang tumataas ang bilang ng mga Pilipinong gumagamit ng internet, dumarami rin ang mga biktima ng spam mail mula sa mga taong hindi nila kakilala. Sabi ng IT expert na si Gordon Joseph, senyalis na raw ito na may nakakapasok ng malware o software na nakakapagnakaw ng impormasyon sa email o files ng isang Pinoy internet user. At kung noong una mga malalaking bansa lang ang target ng mga cyber criminals, ngayon nagiging target na rin ang mga developing countries tulad ng Pilipinas. What you'll find is in typical fashion, if they cannot hit the difficult countries, they'll start moving down the ladder to the countries that are easy to hit. And this is probably where the Philippines is vulnerable. Hindi nalalayo ang teorya ni Joseph sa pinakahuling report ng Russian-based computer security company na Kaspersky Labs na nagsasabing kasama na ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na sinisimulan ng makaranas ng mga cyber attacks o ang pagnakaw ng sensitibong impormasyon tulad ng passwords at iba pang detalyeng pinansyal. Bagamat hindi pa raw masyadong ginagamit ng Pinoy ang internet para sa mga pampinansyal na transaksyon tulad ng pagbabayad ng bill sa ilaw, tubig o bayarin sa credit cards, ani Joseph, mas mabuting ngayon pa lang mag-ingat na raw ang mga Pinoy. For the moment, the Philippines is probably low in the radar, no? Because we're relatively small. We're relatively small in the global scheme of things. However, what's going to, if the Philippines is not ready, you know, for prepared or protected, then we're going to become a target. Paliwanag naman ng IT expert na si Gus Lagman, posibleng lalong uminit ang mata ng mga cyber criminals sa bansa noong malamang automated na ang eleksyon sa Pilipinas. Talaga namang target ng mga hackers, yung mga big systems, pero magiging interest muna nila siguro dyan, yung mga malalaking countries like the United States, Japan, Germany. I wouldn't be that worried about it. Ang web portal ng Department of Labor and Employment, National Disaster Coordinating Council, Department of Social Welfare and Development, TESDA at Department of Health. Ang nakakatakot rito, baka pati ang mga transaksyon ng mga departamentong pampinansyal ng gobyerno tulad ng Bangko Sentral, SSS, GSIS at Department of Finance, mapasok na rin ng mga cyber criminals.
pinapayo tuloy ng mga eksperto sa halal na Pangulong si Noynoy Aquino paghandaan ng ganitong mga aberya at gumawa ng isang komite na tututok sa cybercrime na gagawa ng paraan kung paano may iwasan ang mga ito. Michelle Rosa, News 5. Alam mo, nakatakot dyan. Kapag napasok yung SSS, GSIS, Central Bank, at nakuha yung SSS number mo, patay ka. Napatay tayo dyan. Anyway, simbis na po sa beach sa Bangin. Dumiretso ang isang tourist bus na bumibiyahe sa Cebu. Hindi baba sa 20 ang patay at may 30 pa ang sugatan. Tinatak daw ng bus ang zigzag na daan na punta sa isang beach na bumagsak ito sa Bangin sa bayan ng Balamban. Halos sa Iranian medical students ang nasawi sa aksidente. Dadalawang Pinoy ang sakay ng bus. Isa rito ang driver na kasama sa mga namatay. Habang isa naman ay yaya ng isang batang Iranian na swerteng nakaligtas. Mm-hmm. Kwento ng mga testigo, mukhang hindi pamilya ng driver sa dinadaanan niya o di kaya ay nawalan ito ng kontrol. Mga dapat abangan sa Sapol. Mga kaalyado ni Pangulong Arroyo, bubuo ng shadow cabinet na pantapat daw sa gabinete ni Aquino. Mar Rojas tila nakamove on na sa pagkatalo niya pero ilan pa rin sa mga taga-media? Magandang umaga, bago natin ituloy ang balitaan, may report muna si Makata tungkol sa presyo ng isda. Ito po isang uri ng isdang dagat. Sa dagat inalat, nasa pool ng lambat, dinala binuhat dito sa Mega Q-Mart. Pag inyong nalasap, katulad ni Tulpo, babata kayong tiyak, saksakan ng sarap. Ito po si Makata Tawanan, presyo ng isda, inyong alamin, ako'y samahan. Halika na. Presyo po ng isdang dagat per kilo, ang matambaka ay 80, ang alumahan 100, galunggong 80 hanggang 100, ang tulingan ay 60, isang tambak na tambakol 80, at ang betilya 100 din ang presyo niya. Ito pa rin si Makatatawanan dito po sa Mega Q-Mart. Kasama pa rin po ang mga tindero at tindera at ang mga trabahador na talaga naman pong gising na gising. May panlaban sa puyat sapagkat magagaling bumatak, hindi po ng bato kung hindi ng banya-banyara ang isdang dagat. Di ba? Kaya po kaharap ko ngayon ang isdang bangus na pandaing. Simbolo po ng mga misis na panay ang daing. Kesyo walang ulam, kesyo walang sinaing. Kaya po ang payo ko ang inyong gawain. Ang sapul ay panuurin, makakalimutan yung kumain. Ang gutom nyo ay lilipas din. Huwag po kayong mag-alala sapagkat may kasabihan. Ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ilalim, minsan ay nasa vulcanizing. Ito po si Makatatawanan, ang makatangkol na call dito sa Sapul. Dire-diretso pa rin ang balitaan dito sa Sapul. Abala na rin daw ang mga kaalyado ni Pangulong Gloria Arroyo sa pagbuo ng tinatawag na Shadow Cabinet na ipantatapat nila sa kabinete ni Noynoy Aquino. Alamin natin kung sino sila sa report ni Gerald Uy. Na ako eh. Oposisyon eh. Sorry na lang. No? Kasabay ng pag-upo sa pwesto ng bagong halal na Pangulong Noynoy Aquino sa 30 ng Hunyo, mababaliktad din ang mundo ng politika sa bansa. Ang mga dating nasa kampo kasi ng administrasyon, ang siya na raw magiging bagong oposisyon. Sabi ni Defense Secretary Norberto Gonzales, bubuo sila ng shadow cabinet na pantapat sa binubuong gabinete ni Aquino. Ang shadow cabinet raw na ito maglalatag ng mga alternatibong solusyon sa mga problemang kakaharapin ng Aquino administration. May malaking katungkulan yan eh. Dahil alam mo, kapag ikaw na ang nasa gobyerno, kung minsan dami mo nang hindi nakikita, naranasan ko yan eh. Isa sa pitong pangalang napipisil nila, si General Delphin Bangit, na diretsahan ng sinabihan ni Aquino na patatalsikin bilang AFP chief. Tikom pa ang bibig ni Gonzales kung sino-sino pang ibang miyembro na bubuo sa kanilang shadow cabinet. Pero ang tiyak daw, lahat ito may galing at talino. Siyempre, dapat magaling. Yun ang importante doon. Sa kabinete, yun ang mga super galing sa amin lahat. Kung si Bangit kinukonsidera nilang makuha, tila nagdadalawang isip naman ang kampo ni Gonzales kay PNP Chief Director General Jesus Verzoza. Si Verzoza ang general na nagayag na tutol siyang ma-extend ang termino ni Pangulong Arroyo. Tingnan natin.